Hi there, Chupa! This is your babe, Charlie, and welcome back to my another vlog! Okay, yung vlog natin today is, alam nyo naman, it's my birthday week na next week. So, I am very lucky. Lucky bakit? Kasi ka-feast day ko lagi si Santo Niño. Yung feast day kasi ni Santo Niño is ginagawa every 3rd of January. It happens to be my birthday. Minsan nasaktuhan yung birthday ko sa mismong feast day ni Santo Niño. I'm so blessed na parang, uy, kasabay ko si Santo Niño, parehas pa kami ng hair, di ba? Curly hair and ayun. So, ano bang itatahal natin today? It's all about Santo Niño, syempre, di ba? Viva Pits, Señor Santo Niño. Ang meaning nun ay, Hey Lord, Holy Child. So, very special siya sa mga Catholic because si Santo Niño is a Roman Catholic title of the Child Jesus, di ba? Child Jesus si Santo Niño. And at the same time, every 3rd week nga siya ni January, ginagawa. And we have different parang feast sa mga lugar dito sa Pilipinas, like pinakasikat, number one is Sinulog, pangalawa is Ati-Atihan. Kung may alam pa po kayo na iba't ibang feast po sa inyong mga lugar, kindly comment down below. Pero so far, yung ito lang po yung dalawang sikat na alam ko. So yung Sinulog, meaning sulog, because it comes from, yun nga po, sulog like water movement. Water movement niya is backward and forward, parang ganun, movement. So, sunod naman is Ati-Atihan sa province ng Aklanto because mayroon siyang religious parades and everything. Marami po siya, parang party din siya. And at the same time, yun nga po, they are honoring po pare-parehas ng kay Santo Niño. So ayun lang siya. We are blessed nga po na to have Santo Niño. And si Mami po, ayun, makikita niyo naman sa picture ko here na makikita niyo kung bakit green yung Santo Niño ko. So, kwento ni Mami kung bakit. Mahilig ako sa Santo Niño kasi hindi ko na ikukwento sa inyo kung bakit. Tapos, naalala ko may nagsabi sa akin, kung magbi-business kayo, dapat green Santo Niño. Actually, hindi ko nga alam yan. Tapos, napunta kami sa Cebu, nakita ko, tama magtatayo si Charlotte ng Spanya noon. Tinanong ko bakit may red, may green. Ay, ma'am, sabi niya, yung green kasi pang ano yan, pang business. Yan yung nilalagay sa mga ano. Tapos, naalala ko, yung mga tindahan niya na nakita ko sa malls, may mga Santo Niño na green. Tapos in-explain niya sa akin. Yun, binili ko yung Santo Niño ni Charlotte. Kaya yun yung daladal niya kanina. Sinasayaw niya. First time niya isayaw. Actually, nagulat din ako. Sabi ko, bakit green yung Santo Niño? Eh, favorite color ko din si green eh. Super favorite ko ang green. And then, sabi ko, I'm lucky naman to, di ba? And kanina sa simbahan, hindi namin expected. Kasi every time sa clubhouse namin, ginagawa yung mga masses. Every time na nag-January 3rd week, lagi yan, dadali mo lang sa Santo Niño para i-bless. Eh, first time ko dinala si Santo Niño ko kasi dala-dala, si Santo Niño na yan, na binigay sa akin ni Mami, is nasa kwarto ko lang talaga siya. So, ayun, first time ko siya dinala, dalawa yung Santo Niño namin dinala. Bahay nagulat kami kasi sabi ng pastoral doon na, isasayaw mo yung Santo Niño. Sabi ko, ha? Bakit isasayaw? Parang nakakahiya naman. Pero parang, iyak-iya talaga ako kasi may una may practice eh. Makikita nyo naman yan sa sunod na video. Ayan. Yan yung practice. Tapos, sa kanya, bakit kayo nahihiya si Santo Niño yung isasayaw nyo kaysa gumawa ng masama, di ba? Hindi kasi nakakahiya kasi parang, oh my gosh, kailangan talagang isayaw. Parang dinala ko lang siya to bless kasi nga di ba feast niya talaga. And nagulat kami na isasayaw niyan. Siya sasayaw nung tinawag na kami dun sa harapan na isasayaw nga talaga. Ay, legit nga talaga siyang isasayaw. So ako naman kasi, nandun ka na, mahiya ka pa ba? Ginawa ko, I've done my best naman isayaw si Santo Niño kasi, di ba? Syempre parang ino-honor na natin sa Santo Niño and sa lahat-lahat naman, di ba? From God to Santo Niño, parang blessing yun and ma-thank you na rin yun kung ba't sinayaw ko na rin sa Santo Niño. And may bumulong sa akin isang pastoral, si Tito Mel, sabi niya, nagtitiktok ka nga eh. Naisip ko parang, oh nga, nagtitiktok nga ako, pinapost ko sa FB, ba't hindi ko isayaw sa Santo Niño, di ba? So, ayun. Saka ang sarap ng pakiramdam niya kasi nakarelate siya doon sa mga beauty queens na nagsasayaw dala sa Santo Niño. Aliwan Festivals.
hindi daw umiinom, hindi daw nagugutom, kakasayaw. Tapos experience niya kanina, ang saya, ang ganda daw pala ng pakiramdam. Kasi nga, di ba, si Jesus yan eh. Parang panata, magiging panata mo na. Mm-mm, panata siya actually. Yung panata kasi dito sa Pilipinas, iba alam nyo naman yan. Yung ikaw, depende yan sa faith mo eh. Depende yan kung ikaw, yung faith mo ganyan. Ito yung paniniwala mo, pinaniniwalaan mo, kanya-kanya yan. So, yung iba kay Padre Pio, kay iba kay Mama Mary, depende yun sa paniniwala nating mga Catholic, di ba? So, ayun, kay Santo Niño kasi talaga is, kami ni Mami, Santo Niño sa Pag-asa, marami kaming answered prayers doon. Kaya siguro napakalapit ni Santo Niño sa amin. Hindi ko rin alam kung bakit. Ang dami namin answered prayers doon. Minsan nga sabi ko, go-to place ko yun eh, yung Santo Niño na yun. So, gaya-gaya ka eh. Akin yun eh. Kasi doon ako nag-aral. Tabi ng Santo Niño, yun yung St. Jerome Emiliani. So, ayan. Hello po mga taga-St. Jerome. Favorite church ko yun eh. Kasi nandun si Santo Niño. Tapos naging favorite yun na rilagi siya ng God na Santo Niño. Oo, kasi nga nakaka-relate ako. Kasi nga since bata pa ako, nandun ako sa Santo Niño eh. Parang ganun. Sa Adoration Chapel kasi sila. Yes. So, yeah. Mami, ano pa may kakwento ka pa ba kay Santo Niño? Yung nabanggit mo kanina na ano, na meron ka pang, isa lang yung alam mo na festival na ginagawa. Dalawa. Ati-atihan ang sinulog. Hindi, yung isa na Sareno pa. Ah, yeah. Oo, mas na Sareno pa pala. O buong Pilipinas din yun, grabe rin. Bali, dalawa yan. Ako kasi more on na Sareno ako before, pero ngayon, Santo Niño na rin, kasama ko na rin. Shoutout sa mga nagtatanong sa akin, bakit ako nga kasama sa vlog ni Charlotte. Depende yung kasi sa content niya. Kung sa content niya, hindi naman ako kasama, hindi ako sinasama. Depende kasi, yeah, tama si Mami, depende sa content. Kasi may mga content ako na, di ba, pang kanya lang, nakapwede siyang kasama, na pwede siyang hindi. Uh-oh. So, sa mga nakakamiss kay Mami Neng, ayun na siya. Depende sa content niya. So, again, kung gusto niya maging tita si Mami Neng, PM niyo lang ako. Eh, di mo sa'yo. Oh my gosh, oh, mag-birthday na ako, baka naman. Char. Anyway, kasi mo kay Santo Niño, 'di ba sabi ko nga sa iyo kanina, dapat habang nagdadasal, habang sinasayaw mo si Santo Niño, nagpe-pray ka. Di ako sige, dahil ko sa Santo Niño. Santo Niño, baka naman. God's time. Ang tagal ko nang kasama si Santo Niño as in tagal ko na siyang kasama since sa nasa siya pa ako and all 2014. Ayun, anyway, depende rin siguro sa faith ninyo na ganun. So, may nagsasabi lang kasi sa akin dati na parang ang mga Santo Niño daw is playful. Kasi nga bata sila, di ba? So, bata sila, naglalaro sila, ganyan. And yun. And ako, parang napifeel ko lang yung presence ni Santo Niño. Yun. At kung may mga katanungan kayo about sa Santo Niño, research na lang, magtanong-tanong kasi hindi na na-explain lahat. Yeah. At saka hindi naman ako talaga yung nag-aral ng mga ganitong klase. So, I search it lang, share ko lang sa inyo yung mga basic lang kasi hindi naman talaga ako totally. Kung sa makeup to, no, pwede ko kayong turuan, pwede kayong magtanong sa akin kasi alam na alam ko 'yon. But this thing is hindi ganoon masyado. So ayun, so watch niyo na lang po yung video namin ng pag-dance kanina kay Santo Niño. I hope na sana po magustuhan niyo yung simple. Sabi ka pagkalapit. Sabi ka nakakatuwa lang kasi parang, alam mo yun, nung time na yun, kinakabahan ako, pero nung mismong nagsasayaw na kami, parang ano lang, ang ng pakiramdaman at the same time, parang, to the flow lang. Go with the flow and at the same time, parang, nagsasayaw ka lang na parang, alam mo yun, hindi ka pressured magsayaw, parang ginaguide ka mismo ni Santo Niño na, to dance well, ganun. Ganun yung na-feel ko kanina. Nasabi ko nga sa kanila, kaya pala nagbihis kayo ng maganda, naka-shoes pa kayo, naka-dress kayo. Yung pala meron kayong gagawin yung simbahan, mag-ano kayo doon, magda-dance kayo. Actually, wala talaga akong plan na ano, nadalin si Santo Niño, pero sabi ko, sige na nga, dalin ko dahil feast day naman. First time kong ginawa yun, and I don't know kung bakit. Sabi ko, baka siguro ano na yun, ano yung tawag doon na parang sinasabihan ka na ng dalin mo ako kasi may gagawin nga talaga. Tsaka nakakatuwa kahit ako nagbibideo. Ang sarap-sarap ng pakiramdam. Sabi ko nga, salamat sa nakaisip nito kasi never talaga nangyari ito. This year lang talaga. Salamat sa nakaisip sa pastoral namin. Thank you.
sa Actually, airport. Si Mami lang nakaisip na i-vlog mo kaya kasi birthday week mo. Ay, oo nga, i-vlog ko. Why not? Mo, kasi, di ba, marami rin kayo matututunan. Kasi kanina nga, natuto ako eh. Yung pagsasayaw, may steps pala yan. And it's my first time na gawin na magsayaw kayo na kay Santo Niño. Kasi hindi namin alam yung Steph Boutique ako. Hindi ako kasama kasi I'm not a dancer talaga si Charlotte yun. Ayun. Oo, ayun, may dumating na bisita. Sisi. Sisi, oo. Oh. Ang laki na ng apo ko ah. Mamaki namin oh. Talagaan niyo yung apo. Sana kamukha ko. Kasi happy feast day of Santo Niño. Happy feast day. So, sasabihin ba kayong dalawa? Please like and subscribe. Comment and share. Thank you mga katrupa. Sunod dito, baka birthday vlog ko na. I'll try my best na mag-vlog sa birthday ko. Happy Santo Niño. Bye. Habol vlog. Habol nag-edit ako. May tamo be. Sinamahan niya ako dito sa sahig. Hindi mo be. Miss ka na nila oh. Say hi ka be. Hello be. Antok na siya. Hello.